guys, welcome to my channel, Angler TV. Today, project natin is gagawa tayo ng mini latte. Mini late. Ito yung ano, yung basic na paggawa ng floater. Gagawa tayo ng ganito, pero need nyo na gumawa ng mini late. Huwag natin patatagalin pa. Mag-start na tayo para baka humaba yung video. Need nyo PWM. Ito ang kailangan nya. Ito yung nag-a-adjust ng speed ng motor. Bili nila kayo sa Shopee nyan or mag-assemble kayo. Pwede naman kung kaya nya. Yan, may potentiometer. Yan na-adjust yung speed ng motor para pampakinis. Then, ito yung kailangan natin. Na itong kahoy na to ginawa ko lang. Ang sukat niya is 15 inches. Yung wide niya is 5 inches lang. Bahala na kayo anong gusto niyo sukat. Yan. Tapos need niyo ng 555 motor na may choke adjusting choke niya. Yan. Tapos yan. Order na lang kayo nito kung meron sa Shopee. Mura lang yan. Yan. Tapos, diyan natin imamount na yung mga motor natin dito. Ito yung PVC. Ano nyo lang, tatanawin nyo lang sa mainit na sa apoy para i-shape nyo lang siya. Habang tinutunaw nyo siya, i-shape nyo ng ganyan. Yan. So, yan, ganun lang, guys. Then, yung kabilang side, meron tayong chuck. Tapos, meron tayong 10mm yung butas. Then, 1 inch yung ano, bearing. Para dito sa kabilang side. Okay. Yun lang. Tapos, assembly na natin. Kailangan natin ng, gumawa rin ako, ng ilaw para sa off and off, on and off. Then, dyan natin lalagay. Okay, start na natin, guys. Don't forget, share, like, and subscribe sa channel ko. Yan. Unang gagawin natin is, install muna natin yung membrane. Yung, kasi ang gagamitin ko yung, ito, yung power supply natin is, 18 volt. Sorry, 15 lang pala, 15 volt to. Pwedeng 24. Pwedeng 18, pwedeng 12. Kasi kaya nito ng mula hanggang 40 volts sa. Yan. And guys. Tapos, meron siyang power. Ito, yung power niya. Then, yun sa motor drive niya. Yan. Ito yung pinaka main brain. PWM. Okay. Yan, lalagay na natin to. Binutas ko na para hindi matagal, guys. Ang unang gagawin natin is didikit natin. Guys, squatin natin kung kaya baka layo yung gagawin natin. Yan. Unang kakabit natin is yung motor niya. Yan. Negative, positive. Talagyan natin siya ng para hindi siya gumalaw, guys. Lagyan niya ng rubber sa ilalim. At least hindi siya gagalaw. Pang support lang yun, guys. Yan. Tapos na, then nakabit natin yung yan. Dapat ganyan ang mangyayari dyan, guys, which is dapat masukat natin yung pin natin dun sa ilalim. Lagyan natin ng guys, lalagyan ko lang ng guys, kinabit na natin yung ilaw. Yan, nag-switch tayo ng terminal para umilaw kasi kanina baliktad. Yan, okay na siya, guys. Tapos dun sa may tawag neto, lagyan lang natin
pwede lang siya gumalaw, guys. Okay na. Ito natin. Tatanggal siya, guys. Yan, okay na siya. And guys, na-install na natin ngayon. Okay na yung switch. Magawa na lang tayo ng ano, terminal natin doon para masaksak natin yung wiring natin. Testing lang to. Tapos yan. Tingnan nyo guys ha. Mahina siya. Mahina. Ilaw siya. Then, ayan na. Malakas siya guys ha. Okay guys. Ayan siya. Success siya. Kakabit na natin yung isang ano doon. Tawag na ito. Ito. Yung chok natin para dyan sa kabila. Yes. Sige, install muna natin yan. Ito na yun guys. Yung isa kakabit natin. Yan siya. Meron tayong nasa 3mm lang tong ano na to. Tornilyo. Then kinabit ko doon sa chok. Tapos bearing nga. Ayan, nakabit natin dyan. Lalagyan natin ng ano sa ilalim, master. Lagyan natin para hindi siya gagalaw. Okay. Nasukat ko na yung center niya. Bale, ganyan ang mangyayari sa kanya. Ayan. Ayan. Pero need mo, dapat, para makita natin, dapat yung center is, dapat meron na siyang, ano doon, ganito, pwede na natin ilagay doon para ma-center. Kaya lang di pa naman gagamitin yun. Then ganyan lang siya guys. Tornilyo na natin. Yan guys. Ito, pag didikitin nyo na ng rugby, yun yung kaya ng rugby pwede. Wala pa akong Evapom eh. Pangit yung ginamit kong Evapom dito. Dapat yung gagamitin yung Evapom makinis. Yan. Ang gagawin nyo, pagdidikitin nyo lang siya, isi-shape nyo siya. Then, yan. Tusukin nyo sa gitna. Parang ano, tawag yan. Barbecue. Yan. Yan ang gagawin nyo, guys. Yan. Mula dun sa dulo. Yan. Kakabit nyo lang yan. Tapos na yan, guys. Sige. Yan. Pakita ko lang sa next video. Ayan guys, nakabit na natin. Ganyan ang mangyayari dyan. Pagka, ito yung nakabit ko na yung pangalan ng power supply. Yan, dyan. Sa microphone na lang ginawa ko. Wala ako ibang gamit. Ayan. Kita nyo naman ha. May power on and off. Ayan, nakita nyo mga master. Ayan. Tapos may speed sya. Ayan, testing natin. Ayan, bagal. Tapos pwede nyo siyang bilisan. Ayan. Ayan, mabilis siya. Master. Yung kabila niya, may yung ano, panliha. Para double purpose siya. Ayan. Ayan, panliha yan guys. Panliha. Ayan ang gagamitin niya. Ayan. Mabilis at mabagal. Ayan guys, so try na natin ipatay yung pwesto para yung mga lumang yung table natin. Okay na siya. Patry natin yan kung okay ba. Bibilisan ko na yung video. Ayan, ito yung 1000 pang finishing na. Pagkauna nyo palang gagamitin yung 120 na ano, sandpaper. Pag finishing na kayo, gagamitin yung 1000 sandpaper guys para makinis siya. Ayan, gagawin nyo is simple lang, ganyan lang, agurin nyo lang. Yung shape, bahala na kayo. Mabilis itong gawin, siguro mga 8 minutes naka-shape na siya. Depende sa power supply nyo kung gaano siya kalakas. Ayan. Makikita nyo guys, maganda na siya. Ayan. Mabilis lang gawin kesa yung kamay-kamay. Mas maganda to. Ayan, kita nyo guys ha.
Papakita ko na siya sa inyo kung paano yung ano yung finish na siya. For trial lang naman to. Sige guys, papakita ko sa inyo. Yan guys, na tapos na. Ang gagawin natin is tanggalin na natin din sana. Guys, tanggal ko na. Gagawin natin is buti natin yan. Tingkit siya. Yan guys. Lagyan na natin yung yan. Task mo natin sa loob guys. Yan. Tingkit nyo lang guys. Pwede nyo siyang putulin. Lagyan natin ng glue. Para pagugot natin is madikit siya guys. Kunti lang. Tapos sugutin nyo. Yan guys. Okay na rin guys. Yan. Isa siya guys. Tapos may siya ng cutter. Finish na. Ayan guys, okay na, finish na. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong paggawa natin ng fishing floater DIY. Thank you sa inyo guys. Salamat.